Welcome back sa ating channel. Ngayon, sasabak tayo sa isang seryosong isyu na kinahaharap ng Pilipinas, ang pagbili ng modernong armas at equipment, at pagputol ng mga sensitibong transaksyon sa China. Game na ba mga bro? Una, para mas maintindihan natin, kailangan natin ng konteksto. May mga problema tayo sa China, lalo na sa mga pinag-aagawang karagatan. Ang ating Coast Guard ay nahaharas, pero huwag kayong mag-alala, may mga senador tayong nag-iisip ng malalakas na solusyon. Ito na ang punchline, gusto nilang bumili ng modernong armas at equipment para palakasin ang ating depensa. Parang upgrade sa video game, hindi ba mga bro? Pero sabi nga, let's keep it positive at itutok natin sa malaking larawan. Ang pag-invest natin sa modernong armaments ay hindi lang para sa kaligtasan ng ating mga sundalo kundi pati na rin para ipakita na handa tayong ipagtanggol ang ating soberanya. Tumalakas tayo mga bro. Ito pa, may twist sa kwento. Sa Senate hearing, nabunyag na nagpapadala tayo ng mga KDAB sa Beijing Military Academy. Pero wag muna mag-react kasi nagpahinto na ang mga senador natin sa ganitong practice siya. Importanteng suriin natin ang bawat desisyon na may kinalaman sa ating seguridad. Kailangan nating tiyakin na ang ating mga magiging leader ay makakakuha ng pinakamahusay na training at edukasyon, ngunit hindi natin isasakripisyo ang ating mga prinsipyo at kalayaan. Kaya mga bro, ipagdiwang natin ang determinasyon ng ating mga senador na protektahan ang ating soberanya at ipagtanggol ang ating mga karapatan. Kailangan natin hanapin ang tamang balanse, parang tightrope walker na naglalakad sa taas. Tandaan, tayo ay mga mandirigmang hindi sumusuko, at sama-sama, malalampasan natin ang anumang hamon na dumating sa atin. Kaya manatili tayong may kaalaman, makiisa sa magandang usapan, at patuloy na suportahan ang ating mga leader upang magdesisyon ng tama para sa minamahal nating Pilipinas. Yan lang muna sa episode ngayon mga bro.